table. DIY by bar tables ito. Tapos ito, asalado rin ito. Tapos meron na dito overhang na hardwood. Okay, yung hardwood na yun, hindi siya customized, so mabibili mo siya sa isang kilalang store. No? Sabihin ko na lang pag nabili ko na kasi hindi namin nabiling eh, medyo makakalit. Okay, DIY lang po. So, sa baba, lalagyan natin yan ng ano, yung same design ng sa mga ano, mga WPC, yung static, yung vertical. Pero hindi tayo gagamit ng plastic, gagamit natin kahoy talaga. So, tara, diretso na natin. Hello guys, pinasok namin sa loob kasi maulan na. So ito, continue namin yung paggawa ng ating counter table na may bar. Okay, so dito kami sa loob. Hello guys, so ito na update dun sa DIY bar table natin now. So ito yung ginawa namin, nag-cut kami ng ito, mga wood na 1x2x10. So makakuha ko ng dalawang 41 inches, tapos yung remaining ito, nung dinivide ko or nung kinuha ko yung sukat, ang spacing nila is 2 din, actually 1 and a half lang yung actual. Ayan ang pinalabas na. So, kulang pa ako ng isang piraso. So, parang 6.5 ang magagastos ko nito, nakahuli. So, mas gusto ko ito kaysa yung nabibiling plastic. WPC ba yun? Kasi ito mas matibay. Ayan, so kinat namin siya pare-pareho para sabay-sabay na namin kakabit. Okay guys, so ikabit muna namin. Hello guys, so ito natapos na, nakabit na namin, no. So nakagamit kami ng 6 na 1x2x10. Tapos isang kalahati, so 6.5 siya. Actually, yung gitna niyan medyo shorter siya, pero in-adjust ko na lang sa baba. Nakaangat ng konting-konti, yan. Pero hindi malata, so pantay-pantay. Kasi pag puro, maganda sana kung puro mahaba eh. Kaso bibili pa ako ng mga ilang pares pa. 1, 2, 3, 4. Apat. Kasi may kalahati pa yung natira dito sa dulo. Gusto ko lang sana matapos yung project. Gabi na, hapon na, tsaka maulan, mayroon gumawa. So ginawa ko na kung yung available. So ayun, alternate size. So isang kahoy to, ito yung tira, isang kahoy ay yung tira. So, pinantay-pantay ko na lang. So, ayan yung harapan ng bar table. Bibili ko ng hardwood dito. Hardwood siya na yung overlap. Dito. Hardwood yun, mabibili yun sa handyman. Okay, may nakita ako doon ng hardwood, papakita ko na lang sa dito. Then, medyo magasos, pero maganda naman siya. Okay, so tsaka bago, sakto dun sa tema ng kitchen namin. So, ito yung loob. Wala pa siya sa ilalim kasi, again, di pa kami napagputol ng mga plywood. Pero may mga drawer pa yun sa ilalim. Okay. So, ito ko, magiging covered to. So, overlap. Okay, so comment kayo. Comment nyo lang dyan kung may suggestion kayo kung ano mas maganda sana ginamit ko. Kung screw ba talaga or yung pako. May reason ako bakit screw. Kasi ayoko mag-ingay sana dito sa unit. Dahil may natutulog sa taas. May papwesto lang namin. Oh,
power tools na nagamit ko, ito, napaka convenient. Meron kayo mga cordless screw, pang drill, dire-diretso lang. Okay. Kaya syempre, isang helper para mabilis ang gawa. Ang kapartner nito ay, bibili kami ng bar chair. Ang naisip ko is yung Tolix chair, yung metal na merong konting sandalan. Ayun, so parang ngayon yan, pasensya na kayo, magulo pa yung bahay niya, sinasag. Talagang sinasamantala lang namin yung pag-build. So magkakaroon ng bar yan dyan. Tapos actually, meron pa yun dun pataas. Tapos hopefully yung merong parang ilaw sa taas. Okay. So for now, yan. Imamatch namin yung color nyan doon. Konting problem ako. Medyo malaki yung ref, mataba. Hindi siya bagay actually dyan. Pero parang wala ka ibang pwesto. Either doon or dyan. Ang the best actually dito. Pero meron akong nagawang ganito, which is nag-iisip ako kung babaguhin or aalisin. Tapos dyan yung lagay ng rep para maganda yung corner ng tabletop natin. Hopefully sana lahat yan ano, maging hardwood yung ibabaw. Medyo magasos pero pag-ipo na. Ayan. So I hope you guys like this video. Kung may natutunan kayo, share nyo na din and subscribe na rin kayo. Thank you guys for watching.